Maraming barangay din ang sinalanta ng pagbaha sa Malolos, Bulacan naman. At may ulat on the spot si GMA News stringer Romel Ramos. Romel? Rapi, muli nga nagpakawala ng tubig ngayong alas 12 ng tanghali ang Ipo Dam sa lakas na 195.4 cubic meter per second mula sa water elevation ngayon na 100.98 meters. Ang spilling level ng Ipo Dam ay 101 meters. Kahapon ng alas 6 ng gabi ay tumigil na sa pagpakawala ng tubig ang Ipo Dam matapos bumaba sa 99.94 meters ang water level dito, ngunit muli itong tumaas kaya't nagpakawala ngayon ng tubig. Samantala, patuloy pa rin sa pagpakawala ng tubig ang Bustos Dam sa lakas na 123.13 cubic meter per second. Nakatukod kasi ang water level sa Bustos Dam sa 17.53 meters at ang overflowing level nito ay 17.50 meters lamang. Ayon sa National Irrigation Administration, patuloy sila magbabawas ng tubig hanggang sa makalabas ng par ang bagyong Simaring. Umakyat naman sa 16 na barangay ang apektado ng pagbaha sa Malolos, Bulacan. Ang mga barangay San Vicente, Ginhawa at Bulihan sa Malolos ay umaabot na sa hanggang 3 talampakan ang lalim ng tubig. Ang kalsada sa barangay Pinagbakahan at Sumapang Matanda ay hindi na madadaanan ng mga light vehicles. Hindi na rin madadaanan ng mga maliliit na sasakyan ang barangay Lungos sa MacArthur Highway. Yan ang pinakahuling balita mula dito sa Malolos, Bulacan. Balik sa iyo, Rapi. Romel, nabanggit mo yung mga kalsadang hindi madaanan. May mga alternatibo bang pwedeng daanan yung ating mga motorista? So far, Rapi, kung tatahakin mo yung kalumpit Malolos Road, yung binanggit kong barangay Lungos, ay walang alternative route para doon. Merong mga ginagamit na lamang na libreng sakay gamit ang dump truck. Yung mga heavy vehicles, pinipilit nila makatawid, pero yung mga light vehicles, walang magawa kundi pumihit na lang at bumalik. Marami pa rin ba, Romel, na nakikita kang tao sa lansangan at kailangan pumunta sa ibang lugar at tumawid dyan sa mga binabahang kalsada? Madalang naman na Rapi, pero hindi maiwasan na may mga dumaan pa rin dito at ilan nga yung nakita ko kanina na tumirik yung sasakyan, yung multicab, yung tricycle at yung motorsiklo. At doon ko rin naispatan yung dump truck gamit ng isang subdivision doon na naghahatid papalabas at papasok ng mga residente nila dahil baha doon sa harapan ng subdivision. Romel, bukod doon sa mga pribadong dump trucks, meron bang galing naman sa lokal na pamahalaan para makatulong sa mga kababayan natin dyan? Wala pa Rapi. Pribadong sakyan lang, yung nakita ko naghahatid pa. Okay, maraming salamat sa iyo, GMA News stringer Romel Ramos.